Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Good afternoon, everyone. Again, I am Mark Salindato, your chairperson for TED College Student Council at your service. I feel ecstatic to hear our speaker for today. But first, let me just acknowledge the presence of our college president, Dr. Lourdes Almeida Sese, and our vice president for academics and research, Dr. Maria Regina Milagros C. Manapat. All right, so without further ado, may I call Ms. Jasmine Tan, the president of the SMCL Golden C Club, to deliver her opening remarks. Our college president, Dr. Lourdes Almeida Sese, guest speaker Congresswoman Sol Aragones, will be formally introduced later. Fellow Z and Golden Z Clubbers, faculty, parents, guests, good afternoon. Imagine a gender-equal world, a world free of bias, stereotypes, and discrimination, a world that is diverse, equitable, and inclusive, a world where difference is valued and celebrated. International Women's Month provides us a meaningful opportunity to reinforce the fact that everyone has a role to play in forging a more gender-equal world. Over the years, we have been raised in a society with a lot of unconscious and implicit biases. In early years, it's been established that girls should play with dolls while boys should play with trucks. Boys should be directed to light blue and green while girls toward pink. These biases gradually transform towards insinuating that girls are better at reading and boys are better at math. Girls are not as interested as boys in STEM subjects, and eventually led to the belief that there's something wrong with the woman who doesn't want children, assertive women are unfeminine and are bossy, women with children are less devoted to their jobs, and foremost, women are too emotional to undertake certain kinds of work, especially in terms of leadership. For so long, women and girls have been enduring these stereotypes inflicted by culture and society, when in fact, we can be leaders, innovators, trailblazers, influencers, and change makers. The experience of being a girl in the world today is changing, and so are beliefs, convictions, and perceptions. While previous generations were concerned with glass ceiling and a seat at the table, girls and ladies today are shattering labels and stereotypes and demanding that everybody must have a stand for something and should stand together. The work towards a more equal future for women everywhere continues. Let us level the playing field in sports, in business, in science, in legislation,
and ultimately in leadership. Now is the time to act, break the bias, and lobby for a change, for we women are so much more than what the society dictates us to be. Together, we can forge women's equality, and collectively, we can all hashtag break the bias. This is our stand as Z and Golden Z Clubbers. With these thoughts, and to officially welcome you all to this afternoon's webinar, allow me to present to you this video showing various campaigns that we have initiated to awaken the girls, fight for our rights, and lead the movement for gender equality. Thank you. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe. Yeah, I still believe. None of those things I didn't say. Wrecking balls inside my brain. I will scream. Into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Thank you so much, Jasmine, for opening today's activity with an inspiring video and empowering thoughts for every woman that is present here with us. And I know that we're all excited to hear from our guest. I will now give the floor to Ms. Ness R. Cuevas, the Director of Student Services Division, to finally introduce our dear speaker. Thank you very much, everyone. And on behalf of our president, it is my singular privilege to introduce to you our resource speaker this afternoon. Congresswoman Sol Aragones is the incumbent representative of the 3rd District of Laguna in the 18th Congress. She was an outstanding public speaker and a distinguished student leader.
She obtained her degree in DevCom, major in community broadcasting at the University of the Philippines, Las Banas, and upon graduation, she worked as news reporter and anchor in ABS-CBN. In her 13 years in media broadcasting, she received various awards for her outstanding talent, hard work, and dedication to community service, including Natatanging San Pableño Award, Natatanging Mamayamayan ng Laguna, UPLB Outstanding Alumna in Media Practice, and Best Female Field Reporter by the Communication Guild of the Philippines. As the current chairperson of the House Committee on Tourism, she pushes for tourism development of the country by legislating measures that are of national and local significance, such as the bills that seek to create the Tourism Development Fund, designate lifeguards in every hotel or resort with swimming pools or beach fronts, and bills that seek to declare various areas in the 3rd District of Laguna as tourism zones. Congresswoman Sol is also currently a vice chairperson of the Committee on Women and Gender Equality and served as acting chairperson of the 17th Congress and a member of the Committee on Foreign Affairs, Good Government and Public Accountability, Public Accounts, Ways and Means, Committee on Accounts, and Committee on Legislative Franchises. Of the numerous bills she has authored that have been passed into law, Our Lady Legislator championed the passage of the National Identification System and the expanded maternity leave law. She also pushed her advocacy on the breast cancer awareness into what is now the National Integrated Cancer Control Act. In the 18th Congress, she continues to champion the expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill, Universal Social Pension Bill, Anti-Pregnancy Bill, Philippine Civil Registration Bill, and the SOGI Equality Bill, among others. Through her efforts as the Congresswoman of the 3rd District of Laguna, and in coordination with various government agencies, the first public dialysis center in Calabarzon was built in San Pablo City, Laguna, that currently caters to constituents free of charge, as well as other projects and infrastructures in the fields of tourism, health, education, and livelihood. Currently, she is vying for the gubernatorial post with a vision to bring Alagang Sol, her brand of public service, to the whole province of Laguna and to all Binanenses. Ladies and gentlemen, the woman behind Alagang Sol, please welcome the representative of the 3rd District of Laguna, Honorable Congresswoman Sol Aragones. Thank you very much, Director Ness Cuevas. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Bali ko po bang imbitahin ang ating mga participants na mag-on-cam para po makita ko naman ang magagaling ng mga estudyante ng St. Michael's College of Laguna. Informal lang po, parang gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo ngayong hapong ito. Hi, Ma'am Annalisa Ramos, magandang hapon po. Salamat po sa pag-imbita sa akin ni Dr. Lourdes Almeda Sese, St. Michael's College of Laguna President, Z Club President Yari Palanca, Golden Z Club President Jasmine Tan, and College Student Council President Mark Salin Dato. Alam niyo po, paborito ko rin maging guest speaker kapag usapang kababaihan na ang topic. Dahil tayong mga babae, I'm sure si Director Ness ay mag-agree sa akin na ang gusto natin, ipakilala tayo na hindi babae ka lang. Mas gusto nating ipakilala tayong babae ako, babae ka. Maali ko bang makita? Ayan, mas gusto ko nakikita yung gallery para nakikita ko sila. Mas gusto nating tawaging babae ako. Babae siya at hindi babae ka lang. Hindi para magyabang na mas mahusay ang babae sa lalaki,
kung hindi para ipakitang ang mga babae ay may boses din. Alam nyo, nung nahalal po ako bilang congressman ng 3rd District ng Laguna, isang bagay na ipinagpasalamat ko para mabitbit ko rin sa Kongreso ang advokasiya ko para sa mga kababaihan. Sa katunayan, ito po ang ilan sa mga panukalang batas tungkol sa pag-advokasiya ko sa karapatan ng mga kababaihan na nagawa po natin sa Kongreso. Unang-una, Republic Act 11210, 105 Day Expanded Maternity Leave Law. Salamat, ito po ay naging batas na, pero hindi lamang po ako ito. Marami pong mga kababaihan ang nag-champion nito, kasama na po si Senator Pia Cayetano. Ang RA number 11215, National Integrated Cancer Control Act. Alam nyo, importante sa akin talagang matulungan ang mga breast cancer patients dahil nung reporter po ako, Ma'am Annalisa, dyan po sa East Avenue, nakita ko na ang iba't ibang hirap na pinagdadaanan ng mga kababaihan na may breast cancer. So importante na sa East Avenue po, meron silang pasilidad na tutulong sa mga may breast cancer. Stage 1, 2, maagapan agad, huwag nang hintayin pang maging stage 4. At kawawa talaga ang isang babae na kapag nagkaroon ka ng breast cancer, wala kang malalapitan. So importante ang isang batas na tutugon sa pangangailangan ng mga kababaihan. Pero natuwa tayo dahil hindi lang tutungkol sa breast cancer, kundi sa iba't iba pang cancer na kinakaharap ng ating mga kababayan. Isa rin po ang House Bill 2297, Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kung saan ang nais po natin ay magkaroon ang iba't ibang LGU at magkaroon din siyempre ng mga higit pang programa ang Department of Health na magtutulungan ng LGU at ang DOH para sa pagbibigay ng edukasyon maging ang DepEd sa ating mga estudyante para maiwasan ang maagang pagbubuntis. Dahil sa maagang pagbubuntis na isang bata, hindi lamang yung kinabukasan ang pinag-uusapan dito ng kanyang magiging anak, kundi yung kalusugan ng isang murang katawan na magdadalang tao ay delikado. So ito rin po yung isang bagay na gusto nating maging malinaw dito. Isa pa po ang House Bill 8655, Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill, na ipinasa po natin noong 17th Congress. Naniniwala po tayo na ang katawan ng isang babae, kahit na sino namang tao, ay ang templo ng Panginoon, na ito ay dapat igalang at hindi kailangan saktan. In short, sa mga babaeng nandito, mga bata pa kayo, lagi nyo tandaan, ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Wala bang palakpakan dyan? Ayos ba yun? Ayos ba yun, Denise, ha? Jasriel, ayos ba yun? Pwede, no? Pwede. Okay, at bukod po dyan sa mga panukalang batas na yan, nung ako po ay napunta na sa Kongreso, ito ang mga naging champion tayo nito at iba pang mga babaeng mambabatas. May iba pa po tayong ginawa pero hindi na po natin nailagay dito para hindi na masyadong mahaba yung discussion. Pero ito po yung puso ng kwento ng advokasya ni Sol Aragones pagdating sa kababaihan sa Kongreso. At nang ako ay naging congressman ng 3rd District ng Laguna, talaga pong binigyan natin yung ng pagpapahalaga ang women empowerment. Pero ang unang-una po dyan, yung advokasya ng alagang Sol, na ang babae inaalagaan. Pero kung inaalagaan mo ang babae, dahil ikaw ay isang ina na leader, nakikita mo ang pangangailangan, hindi lang ng babae, nag-iisang babae, kundi babae, pati yung anak niya, pati yung komunidad niya, pati yung buong lipunan. Dahil salamat sa Panginoon na nabigyan ako ng pagkakataon na maging isang ina ng 3rd District ng Laguna. At para po higit na ikwento sa inyo kung paano si Sol Aragones ay naging isang ina ng 3rd District ng Laguna, alam nyo, lagi kong iniisip sa bawat role na gagampanan ko bilang isang babae, nagdadasal ako. Sinasabi ko sa Panginoon, nilagay niyo ho ako dito at sana hindi ko makalimutan yung purpose kung bakit ako nandito. Sana hindi mapunta sa ulo ko ang kapangyarihan, ang titulo,
manapay ang puso ko ang lumabas dito kung ano ang gusto ng Panginoon na pagsisilbi na gawin ko sa 3rd District ng Laguna. At nais ko pong hingin ang 10 minuto ng inyong oras para panoorin ang kwento ng pagiging isang ina, pagiging isang leader ni Sol Aragones sa 3rd District ng Laguna. At dahil hapon na ngayon, para hindi tayo antukin at para happy lang tayong mga babae, uy, pati sa mga lalaking kasama natin, Ted, ang galing mo mag-MC ha. Si Ted ba yun? Hindi pala yung isa kanina. Ay, Ted, sila, yung ibang mga lalaki nandito, manood na rin kayo para makita nyo ang kwento ni Sol Aragones. At pagkatapos nito, may tanong. At syempre, ang makakasagot, Ma'am Tess, okay lang ba? May papremyo. Syempre, ha? Kaya ang tanong, alam nyo po, Ma'am Ana, Ma'am Tess, nung edad po natin, uso ho si Chris Aquino, ang tanong sa mga bata, game ka na ba? Iba na ho ang millennial ngayon. Mukhang nagka-edad na talaga ho tayo. Ang mga kabataan ngayon, Mark Joseph, ang sinasabi na nila, G na ba kayo? Kaya di ba yung tarpaulin ko nung una? G na ba kayo? O anong sagot nyo? G na G. Yes, kung G na G na po kayo, para lang ako nagbabalita. At kung G na G na po kayo, eto na, panoorin nyo na ang kwento ng babaeng nasa likod ng alagang Sol. Panoorin po natin ito. Nung sinabihan niya ako na willing ka ba, samahan ako sa bagong mundo na papasukin ko. Kakandidato akong congresswoman, maaari bang maging pakpak kita doon? Nung una, takot kami kasi baguhan, walang pera. Hindi naman yan nanggaling sa pamilya ng politiko. Hindi maaaring manalo. Wala ka tayong kasiguraduhan, pero maraming tao ang gustong sumuporta sa kanya na walang hinahanap na kapalit. Kasi nakita ko po sa kanya yung wala siyang payabang yabang. Simpleng tao. Yung karisma niya, yung pagsasalita niya. Alam niya yung damdamin ng tao. Hindi siya papayag na hindi kami matulungan. Action woman talaga siya. Si Wonder Woman po siya. Basta alam ko siya ay magaling. Siya ay nag-aral sa UP. Baka mababago yung politika. Ang iyong puso, ayan ang magiging susi ng ating tagumpay. Totoo na ang mga kongresista dapat batas ang inuuna. Pero ang realidad talaga, pag humingi ng tulong, bata man, matanda, kung sino man, ano man ang nararamdaman, kailangang tulungan. Laging may galak sa akin kung paano ko siya ipakilala. 3rd District of Laguna, mga minamahal kong kababayan, ang isa sa pinakamahusay na kongresista ng buong Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, maaaring matapos ang termino, subalit kailanman ay ang hindi serbisyo publiko. Mga minamahal kong kababayan, her sweetness, her loveliness, Congresswoman Sol Aragones. Ito ay para maiwasan na ang pagtaas ng kaso ng dengue. Sol Aragones, patrol ng Pilipino. 5:30 na umaga, binuksan ko yung TV. Parang si Sol yun. Yun yung kapitbahay lang namin, kabarangay lang namin. Tricycle driver lang tatay niya. Para lang makapag-aral siya ng high school, naging scholar siya. Makikitaan mo siya ng sipag, tiyaga. Marahil UP ay naging stepping stone niya na pumanhik sa Tigatog na Tagumpay. Pangalawa, na-build up siya ng ABS-CBN at doon siya nakilala. I met her in Hoy Gising, pareho kami researcher. In an instant, naging super close kami kasi she is so simple, walang arte sa katawan. So we lived in the same apartment. Kakarating niya lang sa apartment. May tawag agad, Sol, ikaw na mag-cover nito. Wala siyang arte, wala siyang reklamo. Yun pa rin yung Sol Aragones na nakilala ko. Mapagkumbaba, yun yung hindi nawala sa kanyang ugali na talagang hinangaan ko simula noon hanggang ngayon. Ang ganda na ng karera niya sa ABS-CBN, reporter, newscaster and anchor. Pag nagko-cover siya, sabi sa akin, awang-awa ako dun sa bata na ganito, awang-awa ako dun sa buntis na ganito, walang maipambayad sa ospital. Gusto ko silang tulungan lahat pero hindi ko naman kaya. Madalas niyang kinikwento sa amin nung siya ay reporter pa, nakikita niya yung sitwasyon ng mga ini-interview niya dahil parang nire-report lang niya, spectator lang siya, ganyan. Parang may kulang eh. It was so painful for her to leave ABS-CBN. Halos nasa peak na siya ng kanyang career kasi mas damayanin sa kanya yung gusto niya talagang makatulong sa mga tao. Yung kumpirmasyon, natatakbo po
bilang mambabatas na ikatlong distrito ng Laguna. Ito pong sa aming labs na labs na si Sol Aragones. Ate Sol, take it away. Si Sol Aragones po ay magbabakasyon muna. Hindi niyo muna ako makasama sa CBN. Sa ABS-CBN dito sa SRO. Nako, mamimiss ko to. Matindi po kasi ang panawagan ng aking mga kababayan sa 3rd District ng Laguna na maglingkod. Nga siya ay bata pa, siya po ay masigla. Ngunit pagdating ako nandito sa 6 anyo, doon ang nagumpisa, kalbaryo. Hindi lang ako pala sa hawak. Lahat ay tiniis namin mula nagumpisa yung kanyang damat. Sinabi sa akin ng kapatid ko, may isang bata raw na nasa East Avenue, dinadialysis. Ang tanging pangarap lang nung bata ay makatikim ng cake na red ribbon. Dahil sa buong buhay pala niya, hindi pa siya nakakatikim. Nung nakita niya yung red ribbon na cake, inaabot sa kanya, tumutuloy yung luha niya. Pagamat naman siya, hindi niya matanggap na ganun siya. Tuwa rin na alis ang kanyang problema. Ano man ang mangyari kay Romel, ang mahalaga sa kanila na pagbigyan sa munting kahilingan. Pero sabi ko, ano pa yung kailangan niya? Sabi niya sa akin, Tato, please, bigyan mo pa ako mga buhay. Ito-transplant mo ako. Ayun ang pilot niya sa akin, magsabi ka kay Sol. Tama nung araw na yon, may nagbigay sa akin ng donasyon, pangbili ko ng tarpaulin, pampagawa. Huwag mo na ipagawa ng tarpaulin yan. Budget na natin yan para tulungan si Romel na makapagpa-dialysis. Doon po nag-umpisa na hindi kami pinabayaan ni Congressman. Kaya napakalaking utang na loob mo kay Congressman. At ayan, manihaba ng buhay. Hindi ko makakasumutas. Lumaban si Romel. Lumakas, nagte-text siya, pupunta siya ng Maynila, kailangan ng pamasahe, ng lahat. Para kung naging anak, ang tanging kasama niya, yung kanyang ina na nagsisilbing lakas niya every time na nagpapadialysis siya. Baka may dahilan yung Diyos kung bakit niya pinakilala sa akin si Romel. Pina-research ko, gaano kadami ang nangangailangan ng dialysis dito sa 3rd District. Madami pala. Mukhang pinapakita sa akin ng Panginoon na ang kailangan project mo ay magkaroon ng sariling dialysis center ang 3rd District ng Laguna. Kinarir ko yan. Sa awa ng Diyos, na itayo. Makalipas ang 5 taon, yung ina naman niya ang nagkasakit. Bumili ako katawan ng aking tawa. Nahihirap po yan. Awang-awa ko dun sa bata. Dahil yung isang lakas niya kung bakit siya nagpapatuloy sa buhay, namatay din dahil sa kaparehong sakit. Nanghina si Romel. Nanghina siya hanggang namatay na siya. Sinasabi sa akin, bago nung sibla lagdan ng hinga, natay. Sabi niyo kay Congressman, maraming salamat. Pumunta ako dun sa mural niya. Ang sinabi ko lang sa kanya, magpahinga ka na. Pero alam mo, Romel, maaaring wala ka na dito ngayon sa mundo. Pero ikaw ang dahilan kung bakit may nakatayo na. Ay, kung pasensya ka na, hindi ka na umabot sa ipinatayo kong dialysis center kasi mahaba rin yung proseso. Dahil malaking bagay po ang tulong ng Congressman, natagdagan ang kanyang buhay. Dahil kung wala ang alagang Sol, baka hindi umabot siya sa 8 taon. Nasaksihan ko, naranasan ko ang inyong pagmamahal. Dahil sa kagaya namin mahirap, wala pa isang matutulungan, lalo na ang iyanap sa labas mo. Habang tumatagal nakikita ko, ito pala yung dahilan talaga kung bakit ako napunta dito. Darating ang araw, kahit kalimutan nyo na yung pangalan ko. Pero huwag nyo lang kakalimutan yung kwento ng pag-aalaga sa mga tao. Maliit man na bagay, pwede nating itulong, pero pwede palang magdugtong ng buhay ng tao. Pagampaga ang aking katawan, pati binte, ang aking tiyan na malaki. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng tulong. Naalaman ko kay Consul na may mayroong dialysis center na tumatanggap ng walang bayad.
mabuti na lang at mayroong konsol. Malaking tulong iyong ginawa nila sa akin. Truly, simply, ABS-CBN stood for then, as it stands for now, in the service of the Filipino. Ako pong mismo ilang beses, pinatakbo ko kung saan may bagyo, baha, sunog, pinapunta kung saan may lindol o landslide, at kung ano pang mga sakuna, parating nakasunod ang sagip kapamilya, tumutulong sa pamilyang Pilipino. Sinasabi niya sa akin na hindi ko pwedeng talikuran ang pinanggalingan ko. At hindi ako Sol Aragones ngayon kung hindi dahil sa ABS-CBN. She's a woman of courage, a woman of substance, may paninindigan. Ipinaglaban niya rin yung mga tao, yung mga empleyado na mawawalan ng trabaho because of the shutdown. Magka meron ko ng sariling prinsipyo, kahit ay mawala dyan sa Congress, at least na rin pa rin ang puso mo. Pag tinalikuran niya yan, parang tinalikuran niya yung pagkatao niya. Sa panahon na pinakakailangan nila ako, hindi ko rin sila iniwan. Araw-araw nagkakasalubong po dito sa ABS-CBN. Ang trabaho ni Sol ay isang reporter. Exposed po yan sa lahat ng mga people of interest. Kung media ang pag-uusapan. Pero isang Pasko po, hindi ko malilimutan nung ako'y nakatanggap ng isang text message mula kay Sol Aragones at nagsasabing, Tito Boy, pag ikay nangangailangan ng mga pangregalo ngayong Pasko, sa akin na po kayo mag-order. Simpleng mensahe lamang po yan, pero nagbalik po sa akin ngayon yan dahil si Sol Aragones ay mabuting tao. Hindi po siya nagpayaman bilang broadcaster, bilang isang reporter. Hindi po siya napag-usapan dito sa loob at labas ng ABS-CBN na may inabuso dahil sa kanyang posisyon bilang isang reporter. Nagtsatsaga po yan magbenta ng pangregalo sa Pasko at para kumita po ng extra para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. Para sa akin, maliit na bagay, pero malaking bagay kung ang ating pinag-uusapan na ngayon ay pork barrel, kung ang ating pinag-uusapan na ngayon ay tiwala na ating ibibigay at ibinigay sa kanya bilang isang public servant. Ang aking dasal para kay Sol, at sinabi ko po ito sa kanya personal, ang aking dasal ay sana'y ipagpatuloy niya yung paninindigan niya sa kanyang pagkatao. Dahil natatakot ako because politics at its worst can be pernicious, can be deadly, can be destructive. For somebody as good as she is, I worry for and about her. Kaya paulit kong sinasabi, Tito Boy, tawagan niyo lang po ako. Pag may napapansin at may naririnig ho kayo tungkol sa akin, huwag ho kayong mag-atubili sabihin para malaman ko. Makakaasa ka, Sol. Dahil katulad nung text message na ipinadala mo sa akin nung ikay nagbebenta ng mga Christmas gifts, hindi rin ako titigil sa kapaalala sa iyo na ang iyong pinasok ay isang trabaho kung saan ngayon mas kailangan natin na ang integridad mo, ang pagkatao mo, ang kabutihan mo ay mangibabaw. Alang-alang sa bayan na ating pinakamamahal. Para sa akin, kaibigan, that's the bottom line. Ingat po. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa puntong ito, pwede po ba akong tumawag ng 3 volunteers para magpahayag ng kanilang insights sa isang babaeng leader na kanilang napanood? Hi, Kong Sol. Hello po. Hi. Pwede ka nang ikaw yung mag-facilitate or ikaw ang magbibigay ng unang sagot sa aking tanong. Okay po. Actually po, Kong Sol, I'm very moved of what you did in the 3rd District of Laguna, especially with the dialysis center that you built. It's very, very timely, especially with our health, our health system being really poor right now. I'm very proud that you were able to do that in the 3rd District, and I'm very sure that
as you run for a higher position, you will be able to do something or bigger for the province of Laguna. That's all. Thank you, Ms. Sol. Thank you. Thank you very much, Mark Joseph. Yes, Jasmine Tan. Hello po. I think I the video is very inspiring po as a youth leader, especially as a girl leader. Nakita ko po yung sincerity in your leadership, and as a young leader myself, I always keep it in mind to serve with an open mind, open heart, and open will. And through watching your video, na-feel ko po yun, and I got very inspired to do more for my community, because as you've proven to us, there's nothing impossible, especially for a girl leader. A woman can lead, even with the very limited resources po. Thank you po. Thank you, Jasmine. Thank you. One more, please. Good afternoon po, Kong Sol. It's my pleasure to give my insight on the moving video that we all just saw. I really applaud the strength in the tough times, especially when the parang nakakababa na po ng moral. Kayo po yung nag-set na example na para tumatayo pa rin. Kaya importante rin po kasi yung moral sa very tough times sa paglaban po for gender equality. And kayo po talaga yung nagpatibay ng moral ng mga tao. Thank you, Simon. Kanina ko pa nakikita si Justin May na nanonood siyang mabuti, and then nagnanod siya dun sa mga sinasabi ko at napapanood niya. Yes, Justin, you have the floor. Hello po, Kong Sol. It's my pleasure to talk to you po. First of all po, sobrang na-teary-eyed po ako din sa video na napanood ko, kasi po parang apakareer na po niya today na it's an act of bravery na po to speak up for these people. And kitang-kita ko po yung how a woman like you, yung power of humanity na nandun sa video. And your character po shows a lot. Yung pagiging makatao, marangal, tsaka yung napaka-worth it nyo pong pagkatiwalaan as I watch the video. Parang yun na po yun. Siguro po, ang gusto ko lang po sanang, yun po, yung nakita ko po sa inyo is yung napaka-righteous ng moral compass. And I think ayun po yung need na maisa tao po ng lahat. Yun po, thank you po. Thank you very much, Justin. Maraming salamat din po sa lahat na nagsalita. Bilang pasasalamat ni Ate Sol sa inyong pag-participate, meron kayong matatanggap na Infinix smart cellphone. Papadala ko na lang sa school nyo. Bale, pakibayaran na. Hindi, joke lang. Libre to. Bigay ni Ate Sol sa inyo para magamit ninyo kung saan man sa school ninyo. So, Mark Joseph, Simon, Justin May. Thank you, okay. Po, Kong Sol. So, Infinix smart cell phone na ito, no? Salamat sa lahat ng sinabi niyo. Maraming salamat. Pero ang katotohanan, hindi ito kwento ni Sol. Ito ay kwento at inspirasyon na nagpapakita na ang isang babae, isang batang babaeng mahirap, nagsikap, nangarap, nagsikap, at nagtagumpay. Ibig sabihin, hindi imposible. Nung unang laban ko, nung 2013, walang gustong maniwala na pwedeng manalo ang isang Sol Aragones na wala namang pera, pero marami ang tumulong, marami ang nagbigay ng tiwala sa awa ng Diyos, nanalo. At siguro ang isang bagay na ginawa ko kung bakit ko natapos ang 9 na taon na termino, I think ang isang leader dapat marunong makinig, naniniwala kasi ako na walang isang leader o isang tao na may monopolya ng kaalaman kung paano patatakbuhin ang isang distrito o ang isang lalawigan.
importante na marinig ang iba't ibang sektor, lalo na ang sektor ng kabataan, dahil baka meron akong alam na alam ninyo o mas alam nyo ang kailangan ng sektor nyo kesa sa akin. Importanteng makinig ng makinig, dahil mula sa pakikinig na yan, makakabuo ka ng isang programa na angkop sa isang partikular na sektor. Pangalawa, importante ang isang babae ay may paninindigan. Importanteng manindigan ka sa iyong pinaniniwalaan. Importanteng sa bawat ginagawa ng isang babae, lulutang ang puso. Puso ang kailangang manaig palagi. Maraming taong matalino sa mundo, pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang puso. Yung nararamdaman mo, yung kausap mo, yung nararamdaman mo yung kailangan ng tao, yung nararamdaman mo kung bakit ka nandito at kung bakit ka inilagay ng Panginoon sa lugar na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpa siya ako na tumakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Laguna. Sabi ng nanay-tatay ko, okay na daw, naka-9 years na daw ako, pwede na raw siguro kung tumigil. Maaring bumalik na lang sana daw ako sa telebisyon. Namiss na yata ng tate at nanay kung nagbabalita ako. Pero nagdasal ako, sabi ko kung saan ako dalhin ng tadhana at dito ako napadpad. Kung ito ang role na gustong gawin ng Panginoon sa akin sa mga susunod na buwan at taon, mangyayari ito. So lahat ay itinataas ko sa Panginoon kung saan niya ako dadalhin. Una, hindi ako perpektong tao at inaamin ko. I think maganda rin sa isang leader na tanggapin ang katotohanan na may mga pagkakamali siya, may mga maling desisyon, pero ang mahalaga doon kung paano ang mali ay itatama mo. Kaya naman, ang bala kong gawin bago ako nagdesisyon ng tuluyan na tumakbo bilang governor ay nag-research, nagtanong, nakinig, gaya ng trabaho ko bilang isang reporter. At mula dito, at mula sa mga nakinig, ko nalaman ang kailangan ng ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Laguna. Ako po ay humihingi ng permiso sa inyo, Ma'am Ness, at sa buong pamunuan, kung maaari kong ibahagi ang mga nais kong gawin sa lalawigan ng Laguna. Unang-una, si Sol Aragones po ay 7 taon na health reporter noon sa DOH, kaya prioridad ko ang kalusugan. Gusto kong magpatayo ng isang tertiary hospital. Isang ospital na kumpleto sa kagamitan. May dialysis center, may MRI, may CT scan. Marami ang ICU. Kumpleto ang mga test, lalo na para sa mga senior citizen. Kumpleto ang gamot. At higit sa lahat, may puso. Importante, mababait ang mga empleyadong nasa loob ng ospital na yan. Siyensya na ho kayo, galit ho kasi ako sa mataray. Ayoko ho kasi na tinatarayan ang mga kababayan ko. Sa opisina po namin, kung ma-share ko sa inyo, pag sa ako mabait sa staff para mga kabarkada, pero pag trabaho, trabaho tayo. At ang trabaho natin, hindi ko naman pera to, hindi nyo rin pera, buwis to ng mamamayan. Kailanman hindi ko aangki din yan. Sabi ko nga sa mga tinutulungan ko, wala ho kayo utang na loob sa akin. Buwis ho ninyo yan. Tinitiya ko lang na ang buwis nyo babalik sa inyo. Yun lang po yung sinasabi ko lagi sa ating mga kababayan. Pagsapit ho ng alas 8 in punto, sa opisina namin dapat nagsisimula na ang serbisyo. Eh galit ako, Ma'am Annalisa, kapag 7:59 may nagpupulbos at nag-lipstick pa. May nagbablush on pa. Eh, sabi ko, pasalamat kayo na doon kayo sa loob ng opisina. Eh, yung mga nandun sa labas na naghihintay, baka masama pa ang pakiramdam. Baka nga sa atin pahihingi ng gamot. Baka nga namatayan pa yung iba, sa atin pahihingi ng pandagdag sa pagpapalibing. Tapos paghihintayin ninyo, ang tao hindi pinaghihintay. Ang tao siniservisuhan ng tama, ng maayos. Kaya naman ho, kapag sinabing ang event ko ay alas 5, 4:30 na doon ako sa lugar. Dumarating ho ako ng time, training ko yata ho yan bilang reporter. Dahil una, gusto ko maramdaman yung paligid. Gusto ko maramdam ano ba yung kailangan ng tao. Importante po sa akin ang oras. Importante. Mahalagang mahalaga. Dahil ang pinag-uusapan dito, lalo sa pagtulong, ay ang buhay ng tao. Bukod po dyan, alam niyo po, maikwento ko sa inyo, ang senior citizen po sa amin, sa San Pablo, kung saan malaki ang populasyon, kapag 60 at 80 years old, nagugulat pag may birthday. May dumarating po, naghaharana.
Katulad po nila, mga may edad na, nagugulat may pa-cake pa. Sa labaso ng San Pablo, ganun din pag 80 years old. Pagpapakita ng pagmamahal sa mga senior citizen na mahalagang mahalaga. Inaral ko po, ano ba ang kailangan ng mga senior citizen natin ngayon? Isa rin po si Sol Aragones sa pangunahing may akda ng Universal Social Pension sa Kongreso. Ang tinatanggap po ngayon ng ating mga senior citizen na qualified sa social pension ay 500 pesos. E sabi ko, maigi naman ho at may 500. Maigi ho sa wala. Pero ang katotohanan sa mahal ng mga gamot ngayon, minsan kulang pa. Pambili ng losartan, amlodipin at simbastatin. Eh, paano kapag ang mga senior na pag gusto pa magpalod at gusto na rin mag-TikTok, di lalo ng kinulang yung 500 nila. Kaya naman po, sinilip ko po ang pondo ng lalawigan ng Laguna. Ang pondo po ng lalawigan ng Laguna ngayon ay mahigit 4 billion pesos. Sabi ko, kung ganun kalaki, sa awa ng Diyos kapag ipagkaloob sa atin ito, tingin ko dapat 1,000 piso na ang dapat tanggapin ng mga senior citizen para higit na matulungan ang kanilang mga pangangailangan. Pangatlo, dahil lang training ko talaga ay reporter, alam niyo naman kami sumasaba kahit saan, pupunta kahit sa ang liblib, kahit dagat, tubig, bundok, tatawirin ho namin yan. Naging practice ko na bilang congressman ang pumunta sa barabarangay. Ako po mismo yung nagdadala ng wheelchair, nebulizer, saklay. Inahanap ko may mayoma, bukol, katarata. Eh, ang tingin ko ho, pinagkatiwalaan kami ng tao, dapat kami yung bumababa. Dapat kami yung lumalapit. Kami yung naghahanap. Dahil ang katotohanan, nalaman ko rin, no, reporter ako, marami sa mga liblib na lugar sa ating bayan, mahihirap na hindi nakapag-aral. Hindi nga ho nila alam kung kanino hihingin ng tulong. Hindi ba dapat responsibilidad namin na bumaba sa kanila at ituro kung saan pwede humingi ng tulong at kung paano sila paglingkuran? Yan po yung dahilan kung bakit ko naisip na magpatayo ng 4 na kapitolyo o 4 na governor's office sa 4 na distrito na lawigan ng Laguna. Kayo po, mga taga-Binyan, 1st District. Ang bala ko po sana sa 1st District may sariling governor's office kung saan pabilis yung mapupuntahan ang governor's office at mahihingi ang tulong. Dahil ang katotohanan, marami po tayong mga kababayan ang malalayo ang lugar. So, importanteng mabilis ding ibigay ang tulong sa kanila. Isa pa pong advocacy ko ay ang solo parents. Alam nyo, gumawa ho, isa ho tayo sa may akda nitong solo parents. Ano po? Gumawa ho tayo ng panukalang batas na kapag solo parent ka, dapat automatic ng isa man lang sa iyong anak ay maging scholar para naman makapagtapos ng pag-aaral at may tutulong sa ama o ina na maitaguyod ang kanilang buhay. Eh, may bigla akong nagtanong, minsan nagsasalita ho ako, may nagtanong, eh paano yan? Kapag ikaw naging pagpinalad ka, paano naman yung mga scholar ng kasalukuyan? Eh, ang sagot ko dyan, kailanman walang kinalaman ang pangarap ng mga bata sa politika. Ang mga scholar ngayon ay itutuloy po natin. Sisikapin pa nating dagdagan. Ang sinasabi ko lagi sa mga tao, kahit saan po ako magsalita, minsan lang po dadaan sa buhay ninyo ang isang Sol Aragones. It's now or never. At kaya sabi ko sa kanila, kung kayo naman ay kontento na at may sariling desisyon, wala naman ho akong problema doon. Mauunawaan ko yan. Pero sinasabi ko rin naman sa kanila, bekenemen, gusto niyong subukan muna ngayon ang isang babae na maging gobernador. So natutuwa naman po tayo doon. At isa pa, gusto natin magpatayo ng isang youth center para sa mga kabataan. Tingin ko, iba yung power ng mga kabataan ngayon, matindi. Very influential at powerful ang mga kabataan, matitindi. Kaya gusto ko magpatayo ng Laguna Youth Center. Dito pupunta ang mga kabataan, bubuhayin natin ang teatro, bubuhayin natin ang singing, bubuhayin natin ang modernong teknolohiya na napakahusay nyo sa social media at iba pang mga activities na muling magbabalik ng sigla at lakas ng ating mga kabataan. Gusto ko rin hong magkaroon ng palakasin ang bawat sektor. Isa na po ang mga kabataan. Halimbawa,
magkakaroon ng youth leader sa Binyan, sa Santa Rosa. Iba't ibang youth leader na makakausap ng gobernador kahit once a month or once every 4 months or whatever. Para naman mapakinggan, ano ba ang kailangan ng mga kabataan? Saan ba kami pwedeng pumasok? Paano ba namin sila pwedeng tulungan? Ito po ang nasa isip ng isang babaeng leader ngayon na tumatakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Laguna. Naniniwala ho ako sa awa ng Diyos ay marami naman ang nagmamahal sa mga babae. At naniniwala din ako sa leadership ng mga babae. At higit sa lahat, importante sa anumang leader ang may puso. Pero gusto ko kong magtapos na sabihin na sa dulo, hindi na naman kailangan natin pagtalunan kung sino ang magaling, ang babae o ang lalaki. Hindi na ho natin kailangan itaas o iangat ang isa para bumaba naman ang isa. Ang tingin ko, hindi na ito ng tanong kung sino mas magaling sa kanila at sa atin. Ang tingin ko po ang kailangan higit ay magtulungan ang babae at ang lalaki para sa isang maayos na lipunan, isang lipunang may puso para sa mga mamamayan. At iisa lang ho yung dasal ko at sana dasali din ho ng marami sa Mayo 9, sana babae na ang maging gobernador. Maraming maraming salamat po sa St. Michael's College of Laguna sa pagkakataong ito na ako po ay inyong napakinggan. Back to you, Mark Joseph. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Congresswoman Sol Aragones, for enlightening all the women who are present here this afternoon about what women can do in this era that we are living right now. And for your inspiring journey towards being Ina ng 3rd District of Laguna, so humble yet a very reliable leader. I hope every woman here and also men were inspired to fight for their rights as a man or a woman. Again, women's rights are humans' rights. Let us all break the bias. Going back, since you all know that our dear guest speaker follow a strict schedule, we'll go ahead and proceed with our open forum. Please use the raise the hand button if you want to personally ask your question to Congresswoman Sol, or you can also leave your questions in our chat messages. Anyone who have questions? Mark, gusto ko lang sagutin to. Ma'am Sol, with your focus on health, sana huwag makaligtaan ang turismo sa Laguna dahil ito ay source ng employment. Maraming salamat sa paalala niyo po, Maria Linda. Unang-una, isa rin sa prioridad ko ang turismo bilang chairman ngayon ng Committee on Tourism sa Kongreso. Kaya gumawa ako ng programa na Kong Tour. Nitong panahon na ito, iniikot ko ang buong Pilipinas nung wala pang pandemya para ipromote ang iba't ibang turismo ng bansa. Ito rin po sa 3rd District ang ginawa ko. Sabi ko, bago ko graduate, gumawa ako ng mga palukalang batas na idideklara ang bawat bayan namin. Halimbawa, ang Liliw bilang Chinelas Capital of the Philippines, ang San Pablo bilang City of Seven Lakes, ang pitong bayan po na yan at nasa Senado na yan. At sa awa ng Diyos, kapag naaprubahan, mas malaking pondo para sa turismo at kapag kayo may hanap buhay. Katulad po ng ginawa ko sa Liliw, Laguna, isang lugar na halos walang halos ng gustong dahil sira ang kalsada. So, may Kilangin Falls na may turismo doon. Hinananapan ko po siya ng pondo na ipagawa. Nabuhay ang turismo, nagkaroon ng hanap buhay ang mga tour guide. Ngayon, dinadayo na po siya at nagiging source ng income ng kanilang barangay at ng Liliw. So, mahalaga po sa akin ang turismo kasi I'm sure mag-a-agree kayong lahat na ang 24 municipalities at 7 cities ng lalawigan ng Laguna ay may kanya-kanyang kwento ng turismo. Tama ba ako doon? Ang Tama. Gaganda, ang lumban, ang barong. Yes. Di ba? Ang gaganda. So, importante gumawa ng mga programa na magtatampok kung gaano kaganda at magaling dyan ang kabataan. Sa social media na lang, sabog na. Tama ba? Sabog yes. na kung paano kaganda ang turismo kapag maraming pumunta sa atin, maraming hanap buhay ang ating mga kababayan. At higit sa lahat, hindi lang yung lugar, yung talento ng mga taga-Laguna.
Sabi ko nga kapag nanalo ko, alam niyo gusto ko gawin? Ang una-una natin itampok sa festival ang mga supplier, mga taga Laguna, para may hanap buhay sila. Ang mga supplier, ang sound system, ang lahat ng gagamitin, majority dapat, nagigi-emotional ako. Okay. Lakas ng boses ko pala. Isa pag-passionate ho ako, ganyan. So gamitin natin ang daming talino, ang daming choreographers, singers. Alam niyo ba may mga grupo ng mga makaluma pa dati, yung mga folk dancers, may grupo na mga ganyan. Hindi lang para sa mga kabataan, yung mga hip-hop ngayon, mga TikTokers, hindi lang 'yan. Marami tayong designers, ang dami ang gagaling. Imagine niyo kung itatap natin sila lahat. Anong gano'ng kadaming hanap buhay ang maibibigay natin? Tingnan niyo po yung Facebook ko. Kapag pumunta ako sa isang bayan, halimbawa kanina, galing akong Bae, dumaan na ho ako Los Baños. Kasi sikat doon ang Mernel's Cake. Tama ba? Pinopromote ko yung Mernel's Cake. So kahit pa paano makatulong mala ko sa ganung paraan doon sa negosyo, lalo na't nagkaroon ng pandemya. Nagpunta ako ng San Pedro. Balita ko sa San Pedro, sikat ang pansit na may ketchup. Ano ang tawag doon? Makiang spansit po. Masyang. Masyang! Masyang na pansit, pinromote ko siya, nakakatuwa. Ewan ko, parang more than 40,000 views na yata siya. Sabi ko, makatulong man lang ako na at least may dagdag na 100 palalo na bibili dito. Malaking bagay na kung saan ako mapadpad. Yung staff ko, sanay na ako, anong bigla ako maisip at makita, pinopromote ko. Ano ba naman yung 10 minutes na mag-promote ako doon at makatulong doon sa tindahan na yon na na bumabalik ulit dahil sa pandemya. So napakahalaga sa akin ang turismo at ako mismo ang unang magpo-promote ng turismo ng bansa. Ang pangarap ko balang araw ang Laguna maging tourism capital of the Philippines. Habang maging Silicon Valley naman, alam niyo sa San Pedro, 'di ba? Yung ayan, Laguna maging Silicon Valley of the Philippines. Usong digital. Diba ang dami ng negosyo ngayon dyan? Ang laki ng sweldo ng mga tao. Hindi ba? So, pangarap ko yan. Pangarap ko yung turismo at yung Silicon Valley. So, ang dami-dami kong pangarap. Sana manalo ko para patuloy itong pangarap na to. Okay. Okay. Next. May 2 questions po. Alright. So, we have a question from Reyna Remoquillo. So, good afternoon po, Congresswoman. So, the COVID-19 pandemic po has had negative impact on both women's and men's employment. However, it seems that more women than men lost their jobs. So, according to the International Labor Organization in 2021, about 5% of women worldwide has lost their jobs during the pandemic, compared to the 3.9% for men. In the Philippines, the jobless rate hit 8.1% in August 2021, and it was worse for women as 8.3% lost their jobs than men with 7.9%. So my question is, what are your platforms for decreasing unemployment and increasing job opportunities during the pandemic, especially for women? Thank you. Alam niyo sa Department of Tourism nung panahon ng sa Committee on Tourism, binalangkas namin lahat ng 'yan. Kung paano matutulungan hindi lang regardless kung babae o lalaki, basta ang mga tao na nahihirapan dahil nga sa pandemya at ang mga maliliit na negosyo na nawala ng hanap buhay dahil sa pandemyang ito. Gumawa ng iba't ibang stimulus packages ang Kongreso tungkol dito. Halimbawa, ang mga tour guide naglaan ng 100 million para tulungan ang mga tour guides. Naglaan ang dole ng ayuda at tulong para sa kanila. So ito yung nagkaroon din ng zero interest loan ang mga unidentified na banko para tulungan ang mga negosyo na mag-loan na walang interest at makabangon mula dito. Pero sa iba namang simpleng pamamaraan, kunyari ang mga gulay, halimbawa,
Bawa sa isang bayan namin kung saan alam namin ang ani gulay, bumibili kami ng gulay na yun ang pinimigay sa ating mga kababayan. Pagtulong na maliit para sa iba't ibang negosyo pero kahit papaano nakakaagapay tayo sa kanila. Thank you for answering my question. Thank you, Reyna. Next Alright. Question. Next question is from... Okay. Okay lang po. From Mr. Kenneth Ronco. Hello po, Congresswoman Sol. Good afternoon. Hi. So, I have... Hello po. I have one question. So, do you believe Filipinos are still prejudiced against women in positions of power? And what further steps can we take to counteract the bias? Tingin ko kasi, Kenneth, mas matindi noon eh. Pero nag-evolve na ang panahon. Noon, pag babae ka, mahina yan eh. Di niya kaya yan eh. Doon ka siyempre sa lalaki, mas malakas, mas matatag, parang ganyan. Ano? So noon, tingin ko meron pa rin konti ngayon pero hindi kasing tindi ng noon. Siguro kasi marami na rin naging leader na babae. Marami na rin mga babaeng naging mahusay na leader sa ating panahon. Kaya tingin ko nabawasan na ang pagmamaliit sa kakayahan ng isang leader na babae. Thank you so much, Congresswoman. Thank you. Thank you so much. Is it okay if we can have just last one question, Kongsol? Yes, please. Go ahead. Can we have Ms. Christine Samson po? Good afternoon po, Congresswoman Sol. So my question po is, what is one thing you know now about women and work you wish you had known earlier in your career? Christine ba yung name? Sorry. Christine. Yes po. Alam mo, Christine, ako kasi yung klase ng tao na kung ano yung ginawa ko noon, paano ba yun? Hindi ko na pinagsisisihan. Parang ganon, no? So gusto ko na lang tingnan na salamat at namulat ako doon sa maraming bagay ngayon, doon sa mga kababaihan. Kung ano natutunan ko noon tungkol sa mga kababaihan, kung maliit yung knowledge ko noon, siguro hindi ako masyadong naging exposed noon. Ito na lang siguro pala. Kung noon hindi ako masyadong naging exposed sa issue ng mga kababaihan, kasi siguro dala ng kabataan at marami pang distraction. Pero na-realize ko nung nag-college na ako na dapat pala mas involved ang babae. Dapat pala ang babae hindi lang pumapayag na ito lang kaya mong gawin kasi babae ka eh. Marami ka pa palang pwedeng matutunan. Lalo na nung naging reporter ako, dun ko lalo nakita na marami pa palang kayang gawin ng babae na kayang gawin na ginagawa ng isang lalaki. Pero siguro yung isang bagay na tutunan ko din, Christine, gagawin ko yung alam kong gawin bilang babae, pero kailanman ay hindi ako makikipagkompetensya sa isang lalaki. Dahil iginagalang ko na may kakayahan ang isang lalaki, may sarili siyang lakas, may sarili akong lakas. May sarili siyang kahinaan, may sarili akong kahinaan. At the end of the day, ang labanan ay hindi kung babae ka o kung lalaki ka. Ang labanan dito, dalawa lang. Tatag ng loob at puso para sa mga tao. Thank you, Christine. Thank you po. All right, so thank you so much to all of our participants. And of course, we are so honored and grateful for you, Honorable Congresswoman Sol Aragones, for gracing us with your presence and answering all their questions. To award a certificate to our dear speaker, may I call on Ms. Riza Amador, the Student Development Coordinator, to read the citations. Good evening. It is my honor to read the citation for the Certificate of Appreciation. St. Michael's College of Laguna presents the Certificate of Appreciation to Honorable Sol Aragones, representative of 3rd District of Laguna, for sharing her invaluable insights during the Usapang Kababaihan Women's Month webinar of the Z and Golden Z Clubs of St. Michael's.
Michael's College of Laguna, held virtually on March 11, 2022, signed by our college president, Dr. Lourdes Almeida Sese. Thank you so much, Ms. Risa. And once again, tons of gratitude to our dear speaker. But before anything else, can we ask for one last favor, Consol? Is it okay if we can have a photo opportunity with you together with our participants? Sure, my pleasure. All right. So everyone, please turn on your cameras. Let's just be quick. Thank you. 1, 2. Next page po. 1, 2, 3. All right, so great. Thank you so much, everyone, for participating. And thank you very much again to our dear speaker. Looking forward to see you once again here in St. Michael's College of Laguna. Thank you so thank much po. Thank you very much, Mark Joseph. And thank you po sa St. Michael's College of Laguna. Happy ako na makapag-share palagi ng experience ko sa inyo, ng buhay ko. At ito lang lagi ang tandaan nyo, babae man kayo o lalaki, paghihirapan kayo, isipin nyo lang ang buhay ni Sol. Masyadong hirap ang dinaanan ko, pero nagpakatatag ako, tumayo, lumaban, naging leader. At nung matupad ko yung pangarap ko, bumalik ako sa probinsya ko para i-share at magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. And at the end of the day, anuman ang marating natin, lagi nating tandaan, hindi natin ito mararating kung hindi dahil sa Panginoon. So, to God be the glory. Sa Kanya pa rin natin ibabalik ang lahat ng tagumpay na ito. Thank you very much. Maraming salamat. Na-enjoy ko yung pakikipagkwentuhan sa inyo ngayong hapong ito. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you very much po. So, everyone, before we end this activity, posted in the chat messages is the link for our evaluation form. Make sure to answer it so we will know where we can further improve moving forward. Once again, this webinar was recorded. We will be posting clips of the highlights of webinar on our SMCL Facebook page. Moving forward, as we end this activity, may call on to Yari Palanca, the president of the SMCL Senior High School Z Club, to deliver her closing remarks. First and foremost, on behalf of St. Michael's College of Laguna Z and Golden Z Club, we would like to express our gratitude to our resource speaker, Congresswoman Sol Aragones. It's an honor to have you for this webinar, and we are inspired by your very insightful knowledge and empowering discussion. We would also like to thank all the attendees for taking the time to partake in this talk. With that, I hope what we learned will retain for a long time, as this kind of talk is essential, especially to us women. This International Women's Month, we celebrate all the accomplishments done and fought by the amazing women, at the same time, a chance to shed light on the things that still need to change. May this serve as a reminder that we must continue to challenge the norm and break the bias. It's 2022. We are already aware of how amazing, strong, and powerful a woman is. Therefore, let's not settle for less, for inequity and equality. It is already proven by numerous studies that women are just as capable as a man. We have limitless potential and boundaries. We are a fighter. Thus, we can break those barriers and aim for the actual equity and equality that we all deserve. We may have a lot of differences, but we all should be equal, as we are all just human beings. We deserve more. Let's break the bias. Thank you so much, Paul. Thank you so much. And once again, thank you everyone for joining us this afternoon. I hope everyone were inspired to stand up for what is right for both men and women. And this is the end of our activity. See you once again to our next webinar. Thank you, my Kellyans. Thank you.